Buzo Pimpilay. So yun, napaka hot topic ngayon ang sinasabi nilang ilalabas ni Yamaha na bagong motor na naman, ang Yamaha Mio Soul R155. Pero ang katotohanan niyan, Yamaha Force 155 po yun at nilabas na sa Taiwan. And alam naman natin na yung iba't ibang variant ng motor na nilalabas sa ibang bansa ay nilalabas dito sa Pilipinas with other name. Yes, kaya possible na ilabas nga itong Yamaha Force 155 as Yamaha Mio Soul R155. Ano yung OR-CR na dati, baby? Pero, wait lang. Medyo traffic dito. OR-CR na? May LTO. Yun, sir. Oops, huli. Nako. Pero bagong lahat, intro muna tayo. Pero bago natin ituloy na pag-usapan ang bagong motor ni Yamaha, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay... And shoutout sa mga YouTube channel na ito. Subscribe kayo sa kanila guys and support natin ang isa't isa. So yun, simulan na natin pag-usapan itong bagong motor ni Yamaha, ang Yamaha Force 155 na ilalabas dito sa Pilipinas as Yamaha Mio R155. So yun, Team Pilay, let's start to talk about this Yamaha Force 155 na alleged na ilalabas dito sa Pilipinas as Yamaha Mio Soul R155. So eto siya, eto yung itsura niya. Napakaganda, napaka-elegante. And para siyang yung Honda Beat, yung Honda Beat Street na naka-naked yung handlebar niya. So ito siya, pag switch on mo, full digital na ang kanyang panel. Makikita nyo naman. Pero let's enjoy muna itong twisty, itong super sharp curve. Ang sarap bangkingan, pero may buzz. So yun, full digital na ang kanyang panel and ito naman ang kanyang gasolinahan dito sa harap. So pag open mo, isi-switch mo lang yung sa ignition. So parang hindi siya parang sa Aerox or NMAX na nasa footstep yung kanyang tangke. Itong Force 155 or Yamaha Force 155 is para siyang yung Gravis na nasa harapan. And alam nyo ba na sobrang laki ng tank capacity nito? About 7.4 liters, mas malaki kaysa sa NMAX at Aerox. And speaking of fuel, so let's talk na rin about dun sa fuel consumption ng Yamaha Force 155. So yung Yamaha Force 155, according sa test nila, yung average or kilometer per liter ng Yamaha Force 155 is about 36 kilometer per liter. Mas mababa kaysa sa Aerox at NMAX. So ganito yung pagbukas sa gas cap niya. I-off mo muna tapos diretso mo sa open. So as you see dito sa ating video, itong Yamaha Force 155 hindi siya nakakiles. So yung ignition niya is may susi pa rin at hindi katulad ng mga latest model ng NMAX at iba pang motor scooter ni Yamaha na nakakiles na. So yun. So itong Yamaha Force 155 is naka-disc brake na sa likod and naka-disc brake rin sa harap
And this is the engine. Sobrang aliwalas ng engine. Yung underneath niya napakaluwag kasi nga naka-monoshock siya. And this is the compartment. Marami kang pwedeng ilagay. So, this is the Yamaha Force 155 na alleged na ilalabas dito sa Pilipinas as Yamaha Mio Soul R155. So yun, panoorin natin ito, Team Pilay. Forget to like, share, and subscribe. This is me again, JM of Pilay Moto Vlog, signing off and peace out. Nga pala, gusto ko lang mag-shout out sa mga gasoline boy sa Shell, sa May San Nicolas. Sobrang ganda ng kanilang service. Shout out sa inyo mga sir, and shout out rin ka aking baby, aking girlfriend, dahil meron siyang pa-Turks. Iyon. This is me again, JM of Pilay Moto Vlog. Peace out.